Hello mga sinsi, welcome to my K1 Visa channel. I-share ko sa inyo yung tungkol sa pag-medical ko sa St. Luke's. So, ito mga sinsi, schedule ko ng umpisa muna tayo na receive ko yung eligibility letter ko galing from MBC na eligible na ako, pwedeng maghanda ng mga requirements ko para sa interview at saka medical, of course. So, ganito, nag-online ako nung March 3, 2019 ng aking visa payment kasi kailangan yun sa St. Luke's. So, una ako nag online ng visa payment and then binayaran ko yun sa BPI. So, yung confirmation na later sa online sa sa K1 visa natin, ito yung lumabas doon. So, kibali, ito kasi bayad, binayaran ko na ito, resibo na ito. Dalawa ito. Ito yung pinaka-copy natin dyan sa baba. Pero yung una kasi kinuha na ng BPI. So, ito na yung receipt ko ng BPI. Kita, diba? Ayan. Yan yung binayaran ko, which is 14,310. Yan. So, ito yung pinaka-original kasi kailangan natin itabi ito dahil sa interview sa US Embassy, hinihingi nila to. So, ginawa ko, pinasirox ko ito, then itong kopya na to, yun na yung dinala ko doon sa St. Luke's. Bago ang lahat, bago ako nag-interview sa St. Luke's, medical, sinulat ko dito kasi hindi ko na maalala. Ganito, nag-online muna ako sa SLEX, which is confirmation, online confirmation para sa schedule ko ng medical. So, mayroon na rin ako. Ito na yung confirmation ko. Kasi, ibibigay ito kay Kuya Guard daw pagdating doon sa St. Luke's. So, before ako, ang schedule ko kasi is March 12. Before ako nagpunta ng medical, nakalagay kasi dito, kung gusto mong bayaran, para hindi ka na ma-hassle pagdating doon sa St. Luke's. So, nag-print din ako. Aside from confirmation ng schedule natin sa St. Luke's, aside from dito, ito. Ayan, yun yung hinihingi doon. Confirmation. I-email sa iyo to. Kung mag-online ka nito, maya-maya, marireceive mo din yung email ng confirmation nila. So, yun. Ito na yung pinirent ko. Kasama nito, kung gusto mong magbayad sa security bank, ayan. Ito na yung papel na ibibigay mo dun sa security bank. Tapos, yung resibo na pinagbayaran ko ng security bank, ito na yun. Kasi yung original ay kinuha na nila sa St. Luke's. So, Xerox na lang to. So, ito na. Kompleto na ako. Nagbayad na ako, no. So, nandun na. Pumilan. March 12 na. So, alas 3 pa lang ng umaga, gumising na ako, naligo, tapos dumiretso na ako sa St. Luke's extension sa may Bukobo extension, Ermita, Manila. And then,
mga sis. Dumating ako doon 4:15 a.m. Pang 15 na kaagad ako sa line kasi may marami kasing ready for medical doon, tapos marami mga bata dala. So kasama na ako doon sa ano. So pang 15 ako. My God, sabi ko, 15 na kaagad, 4:15 pala na. Oh my God. So, humila ako doon. Tapos pagdating ng 5 a.m., pinahanda na kami ni Kuya Guard. Dalawa sila nandoon, nakapagpila na rin kami. Binigyan nila kami ng bawat isa ng papel, parang 1/4 sheet of paper lang, tapos nakalagay doon kung galing ba kaming abroad, galing ba kami ng China, may nakasalamo ho ba kaming mga may apektado ng coronavirus, yung mga ganun. Tapos lagyan mo lang ng pangalan, tapos kung wala naman, i-check mo lang yung no. Kung meron, i-check mo din yung yes. Tapos i-specify mo kung saan country, mga ganun. And then, ang binigay namin kay Kuya Guard, ito na yon. Ito, yung BPI, Security Bank receipt, at saka ito, yung sa MRV, yung sa visa natin. Kasi katunayan talaga na tapos yung eligibility letter na katunayan na pwede ka nang mag-medical. Kasi pwede naman tayo mag-medical na kahit wala pa yung case ready natin. So, ginawa ko. Ganun na nga ginawa ko sa ng mga time na yon. And then, aside from eligibility letter, tapos bio page nung ano natin ng passport, at saka syempre dadalhin mo yung passport natin, kailangan dalhin mo rin. Oh, yun yung isang number one sa requirements doon. At saka hiningan ako ng apat na visa, US visa ID. ID pictures. Tapos lalagyan mo siya ng pangalan sa likod. At saka, kailangan black ballpen lang ang ginamit. Yun. Tapos, binigay na namin ni Kuya Guard. Tapos, in-stipler na yan ni Kuya Guard. Kasama na yung pamphlets na nakalagay doon kung galing ka ba sa ibang bansa. Tapos, blah, 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 kung ano yung nakalagay doon. So, nasa na tayo? Ah, 6 a.m., ako pang 15 ako ng number ko, no. So 5 a.m. tinawag na ang number 15. So ako 'yon. For ano na 'yon, photo shoot para sa record nila. And then maya-maya noon pinaupo kami ulit. After mga 15 to 30 minutes, tinawag na naman yung pangalan ko sa window 3. And then initial interview about my personal data, at saka pina-biometrics ako. Yung ganun lang. Pina-biometrics lang ako para doon sa record. And then pagkatapos noon, sabi ko noon, "Ma'am, proceed ka na sa window 12. It's either window 12 or 10. Yeah. Kasi dalawang window 'yon. So, yung window na yon, yun na yung pinakabiling verification para i-verify yung billing mo kung okay na ba yan. So, ipinakita ko na yung asa na yon. Binigay ko na yung ito. Yun, kasama na yun doon. So, pagkatapos noon, binigyan ako ng official receipt ng Sintlox, which is ito na yon, na katunayan bayad na ako. Yan ang binigay nila sa akin. Hindi niyo makita, no? Ayan. Ngayon, ang sabi sa akin is, "Ma'am, proceed ka na sa third floor for x-ray." So,
sabi ko, sir, pinakit ako ng mula ground floor, pinakit ako dito for x-ray. So, sabi ganun, oh, sige ma'am, pilapan mo tong ganito, 1/2 sheet of paper din, then nilagyan ko nun. Buong pangalan ma'am, tapos contact number, and then, opo ka muna dyan kasi tatawagin ka para sa x-ray. So, maya-maya, sabi ganun, eh, ma'am, pasok ka na sa loob, tapos maglagay ka ng, palit ka ng damit, may robe doon, magpili ka na lang, tapos yung gamit mo, ilagay mo sa, may basket kasi sila doon, tapos ilagay mo, nilagay ko yung mga gamit ko doon, bag ko, at saka yung damit. So, naka-robe na ako. Yun. Pagkatapos ko ng x-ray, di, ang sabi naman ganun mula doon sa third floor, ma'am, tapos na kayo mag-x-ray, baba, aakyat na kayo ng fifth floor. So, ako ginawa ko mga guys, naghagdaan talaga ako, ayaw ko ng elevator kasi sanay naman ako nagja-jogging. So, lalakad-lakad lahat, nilalakad ko para mabilis. Oh my God, pagdating naman sa fifth floor. So, doon sa fifth floor, yun na yung pinaka-immunization natin. Pagkatapos ng x-ray, di ba? Immunization, binigyan ako ng isang nurse doon ng papel. One whole sheet of paper. Tapos, tinimbang muna ako. Timbang, tapos temperature. Temperature, and then, hindi, inanong pa pala ako kasi parang 37.1 yata yung ano ko, temperature. So, sabi niya, sige ma'am, pahinga ka muna kasi medyo mataas. May lagnat ka ba? Ginanyan pa ako kasi. Bakit? Ay, akalain mo naman yan mula pay floor at saka ground floor hanggang pay floor. Lalakarin mo lang yung pakisabi ko. Kasi sir, nilakad ko lang yung ano mula ground floor hanggang fifth floor. So, medyo, ano, napagod lang siguro ako. Kaya tumaas yung ano. At saka, pagka nagka-face mask kasi tayo, parang hindi tayo nakakahinga ng maayos, diba? So, ang init ng katawan natin, parang nasa ulo lang lahat. Kaya nagiging 37.1 yata yung ano. Oh, sige ma'am, tapos ng temperature niya ako ulit din, nagiging 36.5 yata yun. So, okay na ma'am. So, sabi niya gano'n, napilapan mo na ba yung form? I-specify mo na lang dyan kung ano yung mga gamot na iniinom mo, kung may mga maintenance kayo, gano'n. So, nilagay ko lang doon kasi may thyroid ako. Yung 25... milligram lang na yung medicine ko sa thyroid. So, yun lang yung nilagay ko doon. So, aside from that, wala na. Di, binalik ko na sa kanya. O, sige ma'am, sabi ganun. May binalik ko na yung papel. Wait ka na lang, ipipila ko dito sa US USA counter yung papel mo. So, mga 8 a.m. ito na nandiyan na yung doctor. So, ako kasi yung pinaka number one doon sa USA pila. Oh my God, ang tagal ng check-up niya sa akin. Kasi ako may history kasi ako ng ano, ng mga guys, kung sino yung may mga history ng PTB, may history talaga ako ng PTB since 2019. So, ang nangyayari ngayon, inorirat niya lahat yung mga ano, kung ano yung mga gamot, tapos ini-specific na doon. So, inisa-isa ko naman yung sinabi sa kanya kung natapos ko raw ba yung 6 months na gamutan. So, sabi ko, yes ma'am, natapos ko yung 6 months ko na gamutan. Ang una noon, 2 months ang sabi nung unang gamot na binigay sa akin. Ngayon, sabi ka nun, nung after 2 months na parang ano, dinagdagan pa ng 1 month yung pang 2 months lang dapat na gamot ko. So, nag-take ako ng 3 months noon. Pagkatapos noon kasi, yung PTB kasi dalawang klase ng gamot yan yung binibigay sa atin. Hindi ko na maalala yung mga gamot na yun eh. Pero nung in-specify ng doktor, yun, naalala ko na. So, ngayon, hindi ko na talaga maano. Ngayon, nasabi ko.
makakahingi ka pa ba ng certificate doon sa check upan mo noon noong 2009 para ma-verify natin kung tama yung mga doses na binigay sa'yo. Kasi kung hindi, magbabalik tayo sa uno kasi delikado. Delikado kasi yung PTB, sabing ganun. Very strict ang US ng mga ganyang sakit kasi baka makahawa ka. Sabi ko, ma'am, wala na ma'am kasi sa health center lang din ako nag-ano noon. Ngayon, pero promise ma'am, inano ko talaga lahat yun, ininom ko lahat ng gamot na yun. Kung ano yung mga specific na dosis yung binigay sa akin, kahit kung wala naman yung supply sa center, binibili ko talaga sa Mercury yung mga gamot na yun. Good for 3 months yun, yung gamot na yun na binili ko. Kaya natapos sa awa na yung Diyos. Sabi ko, may mga x-ray naman ako dala ma'am na okay na ako. Kaya lang, yun nga, yung piklat. Sabi kong ganun, nandyan lang yung piklat. Ah, oo, nandyan talaga yan. At saka sabi na, ano pa ba mga history mo? Sabi ko, ma'am, mayroon ako kasing hepatitis B. Oh, ganun ba? Ngayon, sabing ganun, nagpa-check up ka na ba na ng hepatitis B na yan? Sabing ganun, oo, ma'am, sa St. Luke's din, sa May Quezon City. So, my gosh, ganun ang nangyari sa akin. Ang tagal ako, nagtaka nga yung mga yung mga kapilahan ko doon kasi bakit ang tagal ko daw. Sabing ganun, na kasi iniisa-isa. Ngayon, pinahiga na niya ako doon sa ano. Pinahiga na niya ako. Sabi niya ganun, wala, sige po ma'am, tanggalin mo na yung ano mo, tanggalin mo na yung mga damit mo, bra lang iwanan mo at saka yung panty. Tapos humiga ka na dyan sa ano. Di yun, humiga na ako. Tapos tinignan niyo lahat yung katawang ko. Tapos sabi niya, ito bang thyroid mo? Kaliwa lang talaga ang meron, sa kanan wala. Sabi ganun, oo ma'am, kaliwa lang yung meron ko. Pero sa awa ng Diyos, wala na. Anong ginawa ng doktor sa'yo? May certificate din ako pinakita sa kanya. Sabi ko, binayopsi lang ma'am, tinanggal lang yung bukol na ano, kasi parang mga dugo lang na ano yung nakuha niya. Ma'am, inubos niya talaga nung tanggal ng pag-biopsy sa akin. Kaya sa awa ng Diyos, may isang taon mahigit na ma'am, wala na, hindi ko na naramdaman. O, paano naramdaman yan? Sabi niya gano'n, biglam na lang ano. Sabi ko, ma'am, nakita ko ma'am na bakit parang may bukol ako dito, wala naman akong ganyan. So, iyon, sabi niya, oh, sige, may certificate ka naman. So, ituloy-tuloy mo lang yung gamot mo, sabi niya ganun. Opo, ma'am, ito, tuloy-tuloy ko lang yan, sabi ko ganun sa kanya. Ngayon, sabi niya ganun. So, ikaw kay, mayroon ka palang hepatitis B. Pumunta ka sa St. Luke, Quezon City, at humingi ka ng certificate doon. Hindi ko i-approve yung visa, ang medical mo hanggat hindi ka maka-provide ng certificate. So ito, kinuha ko na siya. Nandito na, hawak-hawak ko pa hanggang ngayon. Pagkatapos nun, pinababa ako ng second floor kasi kinuhanan ako ng dugo para doon sa, iwan ko kung anong gagamitin nila doon sa dugo na yun. Oh, ito nga, hanggang ngayon, ilang linggo na, nung March 3 pa ito, ano na ngayon, petsa 20 na, hanggang ngayon, nandito pa rin. At 12 ako ng pamedical, hanggang ngayon, mayroon pa rin nung nangingitim siya. Hindi ko nga alam bakit ganun. Tapos, pagdating dun sa, ano, pagkatapos kunan, sabing ganun, akit ka uli sa third floor, dun sa may x-ray. Kasi may instruction pa sila doon. Naku, sabi ko, ito na. Kinabahan na ako. My God. Sabi ko, ganun. Mga candidate talaga ako ng sputum. Pero, guys, masama man sabihin, masakit sabihin. Dahil ayaw ko nga sana dapat tuloy-tuloy na, maayos na yung medical ko. Kaya lang, hindi talaga eh. Kasi yung piklat ng ano ko, sabi ko ng aking baga, nakikita kasi talaga yun eh. So, ang sabi doon sa third floor, ma'am, balik ka ng 11:30 para malaman mo yung result ng x-ray mo, tapos kung may mga
medical na gagawin sa'yo. Sabi ko, my gosh, this is it. Sabi ko, talagang undergo ako ng ano, ng sputum test nito. Sabi ko, sige ma'am, pero sabi ko, pwede ba akong kahit lagpas lang ng 11:30 kasi pupunta pa ako ng Quezon City, doon sa St. Luke, Quezon City, kasi kukuha nga ako nito, dalhinigyan ako ni doktora ng certificate. So, sige ma'am, basta ano, sabi ko makaakit pa kaya ako ulit dito kasi di ba tapos na dapat ako ng medical ko, tapos lalabas pa ako. O ma'am, kasi tinataka naman kami ng security dito. So, pwede akong pumasok. Pakita mo lang yung tatak mo na, sabihin mo na pinabalik ka ng ganyang oras, 11:30 or pass ba, pass. Basta, sabi niya kung, ano, akit ka na lang, sabi ganun. O, sige ma'am, salamat, sabi ko. Oy, my God, dire-diretso yung lakad ko, punta ako ng St. Luke's, Quezon City, kumuha ako ng certificate sa awa ng Diyos, saglit lang. Tapos walang traffic kasi umpisa na noon, walang pasok yung mga bata. So, dali-dali lang. Kaya kung ano, kung may pasok pa yung mga bata, ewan ko lang siguro. Abutin ako ng hapon doon. Kaya dumating ako mga 12 mula sa Quezon City. Umakyat na ako sa St. Luke's. Dumating ako mga 12 ng tanghali. So, ito na, sabi ko, Lord, ikaw na bahala sa akin kung magpa-sputum ako. Wala na akong magagawa talaga, sabi ko. Kasi, kailangan ko talaga itong ano na to eh. Yun nga, pagdating ko doon, ito na yung binigay nila sa akin. Di ba? Pag binigyan tayo dito, ito yung schedule ng sputum test. So, ang schedule ko dapat dito is, nakalagay dito, 6 a.m. to 8:30 a.m. No breakfast, only water is allowed. No lipstick for female applicants. So, hindi tayo pwede mag-lipstick. My gosh. Ngayon, ang schedule ko is March 17 dapat. Ay, ano na tayo ngayon? March 17, 18, 19. Kasi sunod-sunod daw yan na araw. Sabi ko, hindi ba pwede ngayon na lang ako kunan, ma'am? Para ano? Sabi, ay ma'am, hindi po. Kasi may specific day yan na ano, dapat pukunan kayo. At saka tanghali na ngayon, maaga yung kinukunan. Yan, nakalagay dyan, di ba? 6 a.m. to 8:30 a.m. lang. At saka, mama, naka-mark yan na no breakfast. Oh my God, no breakfast. Na ganito. So, guys, ito yung experience ko sa St. Luke's na during medical ko. So, hanggang ngayon, nandito pa rin ako, hindi pa ako nakapag-medical dahil sa family quarantine na ginawa ngayon sa Luzon. So, nag-message sa akin yung St. Luke's na postpone yung sputum test sa akin dahil nga sa community quarantine na dineclare ng buong Luzon. So, one month pa ang community quarantine. My God. So, mag-iintay pa ako ng after one month. Tapos, yun, i-confirm ko pa doon. Tatawagan ko pa sila kung kailan ang schedule ko. So, yun guys. Napakalungkot. Pero kailangan natin tanggapin. Ganun talaga kapag may mga experience tayo ng PTB, ganun ang problema talaga, kailangan mag-sputum test talaga tayo. So sana nakatulong ako sa inyo na about dito sa anong, so ingatan natin yung katawan natin lagi, be healthy talaga, kasi kagaya nito aalis nga tayo, problema talaga. So, guys, kapag kahit saan ka pupunta, kagaya ito, papunta ka ng St. Luke's, kahit daw,
So, during sa sputum test, at saka tandaan ninyo mga sis, 8 weeks daw yun, eco-cultured yung sputum test ko. So, almost 2 months, plus 1 month ngayon. So, 3 months pa ako maghihintay. Kaya kung wala talaga tayong tiyaga, nakaka-disappoint talaga. Kaya nag-text kagad ako kay Piansin na, Papa, I'm sorry, I did not pass the medical. I need to undergo sputum. And then, according to my fiancé, it's okay, Han. No problem. That is the way they wanted to do. So, we will follow it. Just patient. Oh, yun lang, guys. Kaya, medyo naano din yung puso ko na at least naintindihan ako ni fiancé. My God. So, sana makatulong ako sa inyo pagdating sa mga ganito. Kung anong mga tanong ninyo, kung mayroon pang hindi ko na discuss dito. So, message lang kayo dito sa channel ko. At thank you so much for viewing my vlog. Have a nice day. Bye-bye.